Ang paaralan ay ang ating pangalawang tahanan. Pero papaano kung may iba pa palang naninirahan? At hindi mo alam na baka isa ka na sa gusto niyang panahanan. May mga nananahan na hindi natin sigurado at hindi natin alam kung sino sila at kung bakit sila nandito. So ngayon sa special episode po natin, isang nakakapangilabot po na eskwelahan ang ating pinuntahan dito po sa Sama, na maraming mga sarit-saring kwento na dati raw itong mga tirahan ng mga iba't ibang engkanto na nananakot at patuloy na gumagambala sa mga estudyante at mga teacher. So, nandito tayo ngayon upang alamin kung ano ba talaga, kung meron ba talagang something na paranormal na merong magpaparamdam sa atin. Kaya kung bago ka lang sa channel natin, please do subscribe, pakilike ng video, at huwag kalimutang mag-share or mag-comment ng inyong mga suggestions. So, ikutin natin ang isang paaralan dito po sa Samar. Sa may bandang dulo. So, didiretsuhin ko lang siya. Anong nangyayari daw dyan? Ato, sinasaniban. Parang nahihimatay yung mga estudyante. May nahihimatay, pero hindi naman sinasaniban. Nahihimatay lang. Sinasaniban, nag-ano pa nga sila, nalalaban eh. Dito mismo? Akala ko ba sa dito lang sa labas? Meron dito, meron doon. Ah, mismo sa school. Ano, saan dyan, sir? Anong section? Ayon pa sa guard na ating nakakausap, ang mga estudyante daw ay umaangat sa lupa ng halos isang dangkal sa tuwing mga sinasaniban sila. Ang nakakapangilabot pa dito, kahit mismong mga teacher ay naka-experience ng sanib. Sige, kaya ko naman mag-isa. So, eh, sir, ikaw ang saksi yan na mag-isa ako. Baka sabihin kasi ng iba may kasama raw ako. Yeah. So, diretso lang ako dyan. Tapos, ikot ka doon sa... Kakanan ako. Oo, kanan ka, tapos kanan ka ulit. Tapos diretso ka sa last na building na yun. Doon mas marami doon. Doon sa may likod? Oo. Oh. Kaya pala hindi kami pinapunta talaga. Kasi nga sabi baka rin may mangyari sa amin. Kasi gabi nga eh. Ano na kasi? Anong oras na? Alas 12? Oo, alas 12 na nga yun. Sige sir. Ipuntahan ko muna saglit. Kahit mga ano lang ako. Mga 15 to 20 minutes lang ako. Sige sir. Ay, tanong ko lang sir. Anong taong itinayo itong cemetery? Itong school na to? Hindi naman to ano, hindi naman siya yung sementeryo dati. Ah, sige. Okay sir, sige. So, sakto, wala na pong mga estudyante. Dito pa rin tayo dadaan. Ah, dito. So, last. Hi sir. O doon yung mga tao pa rin ng master. Ang una kong napifeel, kung ako tatanungin, hindi masyadong takot kasi may mga tao. May mga tao pa rin. Pero, yun nga, yung itinuro nga sa atin na tanong muna natin dito sa nagwawalis kung ano. Kasi ang mga school, hindi dapat katakot. Pero may mga nangyayaring bagay na hindi maipaliwanag. Diba? Eh, tanong lang po, saan mo yung pinakadulo nitong ano, yung parang pa, naging senior high na raw? Dito, nasa likod. Saan po yung daan niya? Pwede lang po dito, mga likod doon. Alilikod dito? Wala pong tao na doon? Mayroon po. Ah, meron pa rin. Kasi binablog, pinapaalam ako doon. Meron pa rin pala. Maganda sana wala ng tao, pero sige. May teacher doon. May mga teacher pa. Sige po. Salamat. Banda doon. Di ba doon yung sinasabing ano, meron niya raw mga sinaniban? Dati, no? Anong taon yun? 16 ata. 2016? Mm-mm. Bukod pa yung 1990s? Mm-mm. Mga naulit. Ano ulit?
Ano, mga babae lang ba ang sinuliban o may mga... Mga babae. Walang lalaki? Hindi ko napansin na may lalaki. Karamihan mga babae. Sige, salamat. Itinaon natin na bakasyon ang mga estudyante ng time na yan. Pero nakakapagtaka lang. Dahil mga teacher lang ang naabutan natin. Pero bakit may maririnig kang nagtutugtog ng lyre? O parang sa musika? Ito dito. Ito yung papunta mo. Pero... So ito yung kinikwento kanina, itong kabilang bakod na ito. Diyan. Diyan yung talagang may mga nauna na sinaniban nga. May teacher pa dito. Tanong natin. Doctor noon. Sir, doctor noon po. Tanong lang po, saan yung ano ngayon, yung pinaka senior high school po na roon? Ito. O kasi na vlogger ako from Bulacan po. Ngayon nagpaalam ako doon sa guard. Pero hindi ko pa pangalan, hindi ko naiaanin yung pangalan ng school. Yung ano lang, yung parang investigator ng contact. Ngayon, saan yung eksaktong ano, maaano mo sa akin? Yung eksaktong school. Dito yung ano, yung building na yun na mataas. Dyan. Tapos ito, dito. Itong hilera na ito. Pero halo-halo. Like, iba-iba. Yung building na yan, hindi yan. Office yan ng supply office. Ayon sa teacher na ating nakakausap, itong mismong gawi dito ng mga building na school ay dito talaga madalas palipat-lipat na may mga insidenteng sinasaniban nga ang mga estudyante. At ang nakakapangilabot pang na-discover ko, ito yung mismong kinikwento nila na may nangyari nga na ganun, na may sana. Ay, oo. Oh, pero matagal naman yun. Matagal naman na siya. Sige, ito talaga yung pinaka lumang mga rooms. Oo nga, sige, okay. Mapapansin nyo guys, oh. Hindi ko naman inano yung name niya, yung school. Okay. Pero kayo, ikaw, based on your personal, wala ka namang na-experience. Wala akong na-experience dito. Pero yung ako mismo yung ano na. Pero nung mga times namin, meron mga... Minsan, pag nagpa-flag ceremony, mga 20. Nagulat ako sa sinabi ni Sir na 20 o 20 na mga estudyante ang madalas na sinasaniban dito dati. Kahit wala pa tayong nakakausap na estudyante, ay aalamin pa rin natin kung ano ang meron dito. Teacher po kayo, sir? Opo. Anong hinahawakan niyo po? Mga PE. Pero sa ngayon na gantong panahon na natin, na year 2023 or ano, kasi ang sabi sa akin doon, 2016 daw po may nangyari. Ngayon, ngayong 2016 hanggang ngayon, wala naman nang laging ganon. Nung nababalita so far. Pero nung hindi pa ako nagsisimula dito, 2018 na kasi ako nakapasok dito. So mga before 2018, I think 2017, mga ganyan. Opo. Meron pang nakaka-experience. Minsan may mga teachers din. Pati teacher? Oo. Sinasaniban? Teachers. Tas, oo, dito. Yun nga na mismong ang mga teacher din pala ay nagulat ako na may mga sinaniban din dito. Pero hindi natin makuha ang kanilang site at hindi natin mahanap kung sino-sino sila. Sa pagkakataon na ito ay mag-imbestiga muna tayo sa eskwelahan. Basta dito sa mga ano na to? Sa part na ito. Oh. Sige, ikutin ko lang sa bit, sir. Mga sakala. Pero basta dito. Marami. Ito yung pinakamaraming lugar. Kung saan yung... Kasi nung 2016, hindi pa ganito ka-progressive yung school namin. Madami pang mga puno ng pili. Ang mga pili, yun ang yung pinaniwalaan nilang ano. Na pinatinitirhan. Walaan nilang ano. Na pinatinitirhan. Walaan nilang ano. Na pinatinitirhan. Walaan nilang ano. Na pinatinitirhan. Oo. Yung mga puno ng pili. So ganun. Pero dito daw, dito sa labas daw yung nauna eh. Yung hindi pa ito nababakuran dati. Oo. Diyan talaga yung marami. Okay. Sige, sir. Sige, sir, salamat po. I-ano ko lang. So, ito yung isa sa room na pinapaniwalaan mga master na mayroong sinaniban dito. Hindi ko na po babanggitin yung section or what, pero kung ako'y tatanungin nyo, wala akong masyadong naramdaman. Bukod sa nakita ko lang medyo magulo tong pagkaka-arrange dahil nga siguro ginagawa pa or hindi nila masyadong nabinis.
Sino ba naman ang matatakot sa school, di ba? Gabay na ba tayo ng Panginoon, mga master? So, ito yung kung makikita ninyo. Talagang sinuuna, luma itong school. Tingnan mo naman. At parang malamig. Para siyang malamig. Yung mga shoutout po sa mga teacher dito na lalong-lalo na si sir, nakalimutan ko itanong yung pangalan. Isa sa pagtestimony din na meron talagang nagaganap na something paranormal sa eskwelahang ito. Kung makikita ninyo itong style ng kanyang ano ay parang luma na rin or kung ako yung tatanungin ninyo personal, pauwi pa lang kasi sila mga master. Wala akong masyadong na-feel. Sobrang nakakatakot pag tahimik na tahimik. Pero hindi ko kasi umalis sila para talagang totally tahimik na nga at wala na nga sila. Hindi lang pala estudyante yung sinaniban dito, kundi meron din daw teacher na sinaniban. So I am going to try na kung makadetect tayo gamit yung ating ghost detector app dito. So ito po siya, try natin yung ghost tube. So ito naman yung makakadetect ka ng tao or motion ng tao. Tingnan nyo nga. Nadidetect yung mata, yung sarili ko. Pero dapat, kung itatapat natin siya sa ilaw or what, o sa, kung itatapat natin siya sa mga room, once na makadetect tayo, nakakakaba na. Kaya ito, try natin. Tapat natin to. Ay, oo. Doon sa ibabaw ng... Doon sa may cabinet. Doon sa may cabinet, guys. Tignan nyo, guys. Oh. Doon sa may cabinet. Uwi na po kayo. Ingat po. Isang maliit at isang matangkad, parang nakatayod nasa loob ng cabinet.
Yun, wala na. Nawala. Oh. Nawala yung natitik natin sa cabinet, guys. Pag pinapansin talaga sila, oh. Minji. Grabe, no? Ikot na tayo. Kinakabahan ako sa part na to. Dito bukid na sa part na ito. So, one of the reason kaya daw pala itong eskwela na ito ay maraming sinasabi nila na nagpaparamdam or what, may mga sinasaniban. Ay, ito pala guys ay mismo dating parang bukid talaga na maraming mga puno, maraming mga malalaking puno, mga especially nung puno raw ng pili. Ngayon, yung pili na yun, ay kumbaga ano siya, tawag doon, yun daw yung pinapamahayan ng mga sinasabing engkanto. Actually, mabango ang puno ng pili eh. Medyo attractive yung amoy, aromatic yung amoy niya. So, bakit kaya siya tumutunog ng ganyan, no? Is there someone here? Tapos biglang bumukas yung electric pan, no? Ayosip. Malulobat na yung GoPro ko. Ang bilis malobat. Oh my goodness. Nagulat naman ako dito sa manikin. Bakit po may manikin? Grabe po ah. Nakakakaba po kayo ah. Samantala, ay malapit lang sa sementeryong ito ay isama na natin ang storya. Sa isa din hindi maipaliwanag na pangyayari sa eskwelahang ito. Di umano, ang mga dumadaan dito ay nakakarinig ng iyak ng mga babae. Minsan na rin natin itong na-vlog. At dito nga, mayroon daw
na nagpakamatay. Isang babaeng nursing student na hilaw ang kanyang pagkamatay. Dito madalas nagpaparamdam ang estudyanteng yun. Wala pang konkretong dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Ang isa naman ay sa second floor ng building ng eskwelahan na ito. May mga umaalingaw-ngaw na iyak sa itaas mismo nito. Di umano dito din do tinapos ng isa pang babae ang kanyang buhay. At ang dahilan naman daw, siya ay hindi nakapasa sa exam.